Pitong taong gulang pa lamang si Josephine, napilitan na siyang magtrabaho sa kalsada. Hindi na nakilala ni Josephine ang tunay niyang mga magulang, kung kaya't mula sa pool, natutong magbanat ng buto upang may makain. Tinda po ako ng sambagita, tinda rin po ako ng sipstick, tinda rin po ako ng kandila. Sari-sari po, tinitinda ko para lang po mabuhay ko sarili ko. Para sa akin po, mahirap po talaga sa isang bata na walang kinagis ng magulang. Kasi nga po, wala pong gagabay sa'yo sa paglaki mo, walang mag-iintindi sa'yo. Walang mag-aasikaso sa iyong magulang mo. Ako ang bumuhay sa sarili ko, ako mag-isa. Sa edad na 22, anim na ang anak ni Josephine. Ang naging asawa niya, laki rin sa kalsada. At dahil walang edukasyon, pinagpapatuloy lamang nila ang nakagawi ang mga trabaho sa lansangan. At kung pati ang mga anak ay ito ay makakagawian, maaaring ito rin ang kanilang kahihinatnan pagtanda. Para po sa aking magulang nakaranas ng paghihirap sa buhay, ayoko pong maranasan nilang naranasan ko. Gusto ko po lahat sila makatapos sa pag-aaral. Gusto po na yung mag-asawa. Ito po silang magkakapatid. Lahat po sila makapagtapos. Hindi lang po sa elementarya, hanggang sa kolehiyo po. Sa abot po na kayong makakaya. Nakababahala ang dumaraming bilang ng mga batang napipilitang magbanat ng buto para lamang mapunan nila ang kanilang kumakalam na mga tiyan. Ayon sa United Nations International Labor Organization, lumalala ang problemang child labor sa Pilipinas. At ang dahilan nito, ang patuloy na kahirapang nararanasan sa bansa. At kahit pa may programang cash transfer o pagbibigay ng 500 pesos kada buwan sa bawat pamilya, hindi pa rin ito nakasasapat. Ito ay tumaas kasi nga kung titingnan natin yung trend, yung poverty ay patuloy naman na nandiyan. Tapos in the recent years, maraming krisis, no, na tumama sa bansa, sa buong mundo. Sa mata ng International Labor Organization, yung cash transfer is not the solution to poverty, no, per se. It's just a temporary solution. It's like protecting the family, marangal na pamumuhay. So it's not the solution, it's just a bridge. Ang kailangan pa rin, palakasin yung mga employment na mga programs, tsaka yung livelihood opportunities doon sa mga naghihirap, no? Patuloy umano ang pagtatrabaho ng Department of Labor and Employment upang masolusyunan ang problemang ito. Intensive yung advocacy natin na sa barangay level na inaano namin yung mga barangay, yung local government, especially the barangay captains and their mga councilors to issue an ordinance to make the barangay a child labor-free barangay. Kasi nandun yun sa mga informal sectors, agriculture, hunting, forestry, yung mga child laborer. Mula sa lansangan, tinulungan ng isang misyonerong Amerikano si Josephine at ang kanyang pamilya. Inilipat sila mula sa pagtulog sa kariton sa isang maliit na kwarto. Dinagdagan din ang puhunan ng mag-asawa upang mas dumami ang kanilang panindang maibebenta. Dahil dito, natutong mangarap si Josephine, ang dating batang walang direksyon ng buhay. Ngayon, punong-puno ng pag-asa at pangarap. Unti-unti na rin natutupad ang kanyang mga ninanais. Ang panganay niyang anak nakagraduate na sa elementarya, isang bagay na hindi naranasan ni Josephine. Unang-una po, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi hindi niya po kami pinabayaan. Tama nga po ang sabi niya sa amin, hindi niya po kami iiwan, hindi niya po kami pababayaan. Kasi po, hindi ko po naranasan umakit sa entablado kahit po sa elementary. Nagawa po namin sa anak ko po, kaya masayang-masaya po ako. Iyon ko po mangyari sa amin yung magkakapatid na ganun po. Gusto ko rin po makatapos kami lahat ng pag-aaral. At makatulong po kami sa magulang namin. Imagine na kapag tapos na ng elementarya yung kanyang anak na hindi naabot ni Josephine.